So good morning everyone, or should I say, maayong adlaw sa inyong tanan in Ilonggo. So basta Ilonggo gani, absent po tayo nung mga ilang days and I have no updates about you in my garden and I have some plants na propagate ko at hindi ko na video kasi nangibusy din kasi nag-a-apply ako ng trabaho ko. So, wish me luck. So, ngayon, update ko kayo about sa Pink Princess na prinopa ko kasi siguro, time na na-propa ko. Parang, alam mo na, yung mga dahon niya nagliliitan na tapos tumataas na siya. So, kailangan na talaga. So, ipapakita ko sa inyo. So ito yan, ito sila, isa, dalawa, and tatlo, and yun lang. Tignan nyo guys, yung top cut niya is nagliliitan na. Tapos yung ano niya, ito, yung dahon na to is parang, alam nyo na ang liit niya. And hopefully na maka-recover sila at mabuhay silang lahat. Kasi, napakaganda kaya ng Pink Princess na yun. Kung alam yun. Tignan nyo yung dahon niya. Yan. Diba napakaganda? Pink talaga siya. Yan. Kaya nga tinawag siyang Pink Princess kasi pink, may mga pink slashes or splashes yung mga dahon niya. Tignan nyo. May mga pink na splashes yung mga dahon niya. Ayan yung isa. Yan. So sorry kung hindi ko na vlog kung paano ko pinopropa yan kasi nasa hectic na schedule ako, kinakailangan ko na talagang ipropa sila. So yan yung mga status ng aking mga halaman for so good. They work well and nagagandahan na sila kasi nauulanan na. Yeah. And like that, hindi ko na napakita sa inyo kasi charan, may ginawa kong dalawa and I know na mabubuhay sila kasi madali naman ibuhayin yung mga ganitong mga hanging plant. Tingnan niyo. Oh my god, hindi ma-focus guys. Yan. Ito yung mother nila. Yeah. And my Anthurium Magnificum. Yun. Tinransfer ko siya sa clay pot kasi may nakita ako sa YouTube na maganda daw na ilagay mo yung mga anthuriums mo sa mga clay pot kasi yung mga clay is malamig sa mga nila sa kanilang mga ugat and they can produce ng malalaking dahon. So tignan nyo guys, hopefully na makarecover na siya agad and that's what the status of my plant here sa likod. Yung gigantium ko talagang naglalakihan na siya. Tingnan nyo guys. Yung. And I have a good news. Akala ko kasi namatay na yung Alocasia albo ko. Pero ayan, tignan nyo guys. Nabuhay siya. Oh my goodness. Sana talaga mabuhay na siya dyan. Hopefully, mabubuhay na yan. Tignan nyo yung mga kinain ng mga uod. Mga pestes sa garden natin. Pero
good naman at hindi naman kailangan na putulin na agad ito kasi mamamatay rin yan. Okay lang, normal lang naman niya kinakain ng mga ano, mga uod yan kasi nasa klema yan eh. Hayaan na natin sila. Buhay na nila yon. Oh my god, my bird's nest. So, sa makapagbigay sa akin ng cobra na bird's nest. Char. Tignan nyo guys, they work so well and they make themselves so good, beautiful, and yeah. Did you see the Congo? The red Congo? My goodness, akala ko dati red cardinal yan eh. Pero may nagsabi sa akin na red Congo daw to. So, okay. Madali tayong kausap. Oh my god. Like what? My goodness. Ang laki ng aking ano, green. Ah, never mind. And that's the end of my video and hope you like it. Share and subscribe.